Lacson Seafront in La Ia, Batangas was highly recommended by my friend. This is actually our first time to stay in an Airbnb. We normally stay in hotels when going to La Ia, Batangas. Pero now, we are going here na nga kasi check natin kung maganda ito. At sulit nga sa price that they posted in Airbnb. This is a very safe community. Ayan, meron pa kaming escort papunta doon sa Airbnb ng Lacson Seafront. Just a quick tour of the place kasi hahabulin pa namin ang sunset at the beach para makakuha muna kami ng mga magagandang photos and videos doon. Here in La Ia, Batangas, afternoon walk, we're going to the beach kasi ang dami namin kinain kanina kaya kailangan namin ilakad ang aming mga kinain. Halika, samahan nyo kaming mag-afternoon walk. That is the clubhouse area and the pool. Restaurant is also there. So, this is just around 5 to 10 minutes walk depending on how fast you walk. Where we are staying now at Delta 11 in Seafront Residences. What's nice about this place is there. Hindi madami ang tao. At syempre, nakapag-human drone pa kami ng asawa ko kasi napakaganda ng lugar dito. Ang ganda ng puno, ang ganda ng sky, ang ganda ng beach. Napakaganda ng lugar na ito. This is the pool area. It's open up to 7 PM only. Heading back to Lacson's property kasi magdidilim na, so doon na tayo tatambay. Best part is meron silang jacuzzi kasi may gagawin kayo at night even if the pool hindi na pwedeng gamitin at 7 PM. This is the surrounding area. Dito yan sa garden nila. Napakagandang lugar na ito. Very relaxing. Kaya ito, I'm highly recommending this place. This is the place, Lacson Seafront Residences. Pasok tayo. This is the house. Hello, darling. Big flat TV. Never mind our color. This is the kitchen. Very clean. The food, of course, that's ours. You bring that. That's not part of the 15,000 you're gonna be for overnight. They have hot and cold water. Kompleto rin sila. May microwave. And there, if you wanna cook rice. Kami, hindi kami nag-rice. So, this is pretty. It's neat. This is Lacson Seafront. Established in 2022. Pero they just opened. Parang January ata. Oh, plates and glasses. Utensils are all placed nicely and neatly. Powder room here at the first level. Clean, very good. This is the first room dito sa ground floor, first floor. Air conditioned. It has its own toilet and bath. Very clean, very clean, very clean, very good. This is the master's bedroom. Pretty, diba? Ayan. Ganda. Tapos, ito yung restroom. Here's the other bedroom here sa taas. Here's the other one. Ito yung common bathroom for these two rooms. Yan siya. Ito na ang aking boyfriend forever, enjoying the jacuzzi. Good morning, it's 7 AM. Ito ang kabuuan ng lugar, ang ganda ng lugar na ito. This is Lacson's
seafront Airbnb. Maganda ang lugar na ito. Tahimik. Very quiet. Malinis ang lugar. Maganda. May pa-jacuzzi pa sila doon, which we used last night. Ito ang isang proof na babalikan namin ang lugar na ito. At we highly recommend this place kasi ang asawa ko, hirap siya talagang matulog. But here in Lacson Seafront Airbnb, tulog pa siya hanggang ngayon. It's almost 8 a.m. Kasi dito, tahimik, malinis ang lugar, maganda ang lugar. Malapit sa beach, ang maririnig mo lang huni ng ibon at ang sound ng aircon. Kaya for more of anything happy at ang pagbubuk dito sa Lacson's Seafront Airbnb, I'll put the link there. Yan. Diyan nyo na lang sila hanapin. Sulit ang pagstay dito. Thank you for watching. I hope you will subscribe. Thank you. Bye! Kaya maganda dito kasi family of 8 to 10 or friends 8 to 10 kasya kayo. You can, siyempre makakatipid kasi pwede ko yung magluto. Ayan, pwede rin maglaba. Naglaba ako ng mga yoga clothes namin kasi I'll be using it later. And this is the place. Ito pa akit sa second floor sa rooms. At para sa isang vlogger na katulad ko, mabilis ang wifi dito. So, very good yan. Happily meeting Grace here. Grace is the caretaker of Lacson Seafront Airbnb. Kaya, enjoyin nyo to. The place is so nice. Thank you, Grace, so much. Thank you. Lunch here. Actually, brunch ito. Dito sa Ultramarine Restaurant. Dito yan sa Seafront Residences in La Ia, Batangas. First time namin nagstay sa isang Airbnb. Thank you, Gwen, for highly recommending Lacson Seafront Airbnb. So, masaya, maganda, kasi hindi ka constrict into four walls like sa hotel. Kaya, itry nyo rin. I'll put the link dyan sa baba para if you wanna bring your friends din. Sulit ito kasi ang ganda ng lugar. Kaya, ito si Dad, kung ano yung masasabi niya sa review niya with this place. Okay, we are still here at the Seafront Residences in La Ia, Batangas, and I highly recommend going here with your friends and family. And you can stay at Lacson's Airbnb. So, napakaganda ng lugar. The house is spacious and it has a lot of rooms for all your friends. So, just enjoy. Smile, darling.